at biruin mo sa laki ng Maynila. Ang hawak ko ng Team Mendoza is District 3 and 4. So kailangan na clamp dito, libo. Kailangan magpatigit tayo. At kailangan Hindi na po yung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo naging pasaway. Yun lang po, salamat. Apajo TV! Okay, dito pa rin tayo sa Bangbang. Dito na ta. Dito na tayo, corner ng Alfonso Mendoza. Dito naka-double parking naman yung isang biyaheng jeep na MCU Monumento. At wala rin nga driver to. Clam number 23-25. At saka yung isa pa ron. Puntahan pa natin ito. Naka-double parking din. Okay, isang Ford Raptor. Clam number 0021. At saka yung isa pang taxi. Double parking din. So dito nga makikita natin na both side na yung parking dito. At dito naklam yung isang taxi. Clam number 005. At dito pa lang, kung dito i-operate lahat to, kahit sabihin mo na secondary road to, kung magbibigyan ng go signal, mauubos po yung clamp dito sa dami ng nakaparada. At biruin mo sa laki ng Maynila. Ang hawak ko ng Team Mendoza is District 3 and 4. So kailangan na clamp dito, libo. Pero yun nga, dahil nga hindi pa po ino-operate ang secondary road, at naging pay parking pa nga po. So talagang dito magtatambakan yung mga sasakyan. Pero ganun pa man, dahil pay parking na to, wag na tayong mag double parking dito. So nangyayari yung mga ibang sasakyan dito, dahil siguro puno na. Ang nangyayari po, ang kalsada hindi na po ata kayang i-accommodate lahat ng mga sasakyan na pumaparada rito. Kaya ang nangyayari, nagdo-double parking na sila rito. Kasi halos puno na sa dami ng mga nakaparadang sasakyan. So kulang na ang kalsada, kailangan magdagdag tayo ng kalsada para gawing parkingan na lahat. Okay, may notice na rin. So tatlo pang sasakyan ang nadagdag dito sa kahabaan ng Bangbang. Okay, tuloy na po tayo. Dito ngayon tayo sa location ng San Lazaro Street. Corner Felix Huertas. Dito rin na yung isang Toyota rito na nakabalagbag. At makikita naman natin yung pagkakaparada nito. Isang Toyota Vios. Hinarangan na yung bangket at dito nakaharang pa sa kalsada. At wala rin parking ticket to. At dito rin, secondary road sa kahaba ng San Lazaro Street, pay parking area. So non-paying to kaya naklam. Hindi nagbabayad ng parking. Clam number 003. Saka yung isang Mitsubishi L300 din dito. Saka yung isa pang katabi nga sasakyan dito. Parehas nakabalagbag sa bangketa. Clam number 0025. Sugibara, bala sa Lazaro. At yung isang Innova rito, ito nakaklam na rin 001.
Okay, correction. Piggy Barra corner San Lazaro Street. So dito nga sa kahabaan ng Piggy Barra, karamihan po rito pay parking area. So yun nga, makipag-ugnayan tayo. Ulitin natin sa mga parking attendant dito, magpatikit tayo. At yung ganitong pagparada, actually bawal na po ito. Dapat yung bangketa libre siya. Total dito sa kalsada, ganun din naman napaparadahan. Kagaya ng mga ganyan, ganyan na lang daw ang gawing parada para at least yung bangketa na dadaanan pa. Ang isa pa, kailangan magpatikit tayo. Magpatikit pa yan, sir. Bawal pala pa ganyan pala, hindi pala pag daw eh. Bawal pala ganyan daw, hindi darang tao. Ngayon, meron daw darang tao kasi daw eh. Hindi makadaan eh. Eh, isa rin oh, nakabalag pa rin. Puti, balagpak eh. Kahit na sir, bawal po yan. Kasi nakaharap tayo sa dadaanan ng tao eh. Kahit na establishment mo yung alubago sir, dito pa rin parada natin. Hindi na po yung, hindi na pa ganito. Kasi sidewalk po nakaharap tayo. Ha sir ha, ganito na lang po tayo. So yun, tapat naman pala nila yun. Pero yun nga, sinabi lang naman yung pagparada, wag nang pagano para yung bangketa, libre. Madaanan. So meron namang driveway, so meron namang garahe, pasok na lang sa loob, ba't mo pa ipaparada sa labas? So dito, dalawang sasakyan yung naklamp dito. Bali, tatlo pala, kasama itong isang Vios dito, tatlong sasakyan ang naklamp dito. The rest naman dito, yung mga nakaparada rito, may mga parking ticket. At ulitin natin, pay parking area po ang kahabaan ng Piggy Barra. Okay, tuloy na po. Question natin, Vicente Cruz Corner, Honrades. Dito isang Mirage yung naklam dito, klam number 23-26. At dito rin sa kahabaan ng Vicente Cruz. Mabuhay lang clamping zone area. Kaya pagka nadaanan po tayo ng clamping operation dito at walang driver, automatic na po yan. Wala pong 5 minutes, hindi po hinahanap pang may-ari o driver ng sasakyan. Basta po walang driver unattended, automatic na po yan. Yan po ang policy ng clamping operation. So, bago tayo pumarada dito sa kahabaan ng Mabuhay Lane, pagka dumaan po ang clamping operation at nandiyan pa po ang sasakyan ninyo, automatic na po yan, lalo pagka walang driver. At yan ay merong kaukulang penalty sa impounding office, 900 pesos. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Leyte del Sur. Corner ng G-Tuason. At dito yung isang sedan na Honda, naka-street corner ang pagkakaparada. At dito naman sa kahaba ng Leyte del Sur, hindi po tayo nakaklap dahil secondary road. Pero pagkakaparada mo rito, street corner, hinuhuli po yan. Ito meron ng clamp 003. At yung si ate, tinatawag yung may-ari ng sasakyan. Pero ganun pa man, nakaklap na to bago dumating. At saka layo ng bahay niya doon, dito nakaparada. So ayun, na tinatawag pa rin ni ate. Mark! Mali. Okay, meron lang atang correction. Ah, okay. So wala pa lang plate number to sa notice. So lalagyan lang.
So yung pagpaparada sa street corner kasama po sa immobilization notice yan. Kaya bago tayo pumarada, iayos na po natin yung pagkakaparada natin. Nagpapalang po ko ng basa gamit ng basa ang kabilangan ko. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Pajardo Extension, corner Blooming Street Extension. Dito yung the exit street corner ang pagkakaparada ito. Club number 0024. At ganoon din, walang driver to. At saka puntaan pa natin yung isang ikaklam dito. Nakabangketa. At saka isang jeep dito nakaparada rin sa kalsada. Blooming Street Extension, corner Malamig Street. Ito yung isang Innova rito. Saka yung isang jeep rito na biyahing San Miguel ikot. Dito rin nakaparada sa kalsada. Dito sa kahabaan ng Mabuhay Lane, dito sa Blooming Street Extension, ito meron ng clamp yung Innova 23-15. Okay, ito na may susunod na ikaklamp yung POJ. POJ 23-22. So dalawang asa sa kanyo na club dito sa Malamig, sa Blooming Street Extension corner Malamig Street, saka yung isang sasakyan dun sa kanto ng Pajardo Extension corner Blooming Street Extension. So dito kasama sa mga inuhulihan yung mga naka street corner kahit nasa secondary road, mga naka double parking, nakabangketa yung pagkakaparada. Sira po ito, ma'am? Oo, yung jeep? Oo, lagi yan. Dyan na yan. Sira ito. Di ba pwedeng... So, bawal po kasi rito, ma'am. Hindi pa pwedeng tikita na lang. Ay, yun po. Sila lang po pwede mag-ticket dyan. Kasi hindi nga umaandar eh. Oo, patak na lang po natin. Yan yung dun, yan yung dati nandyan eh. Gabi yung sila eh. Mamaya sa Reagan na lang muna yung Reagan. Papa Reagan nyo? Opo. Diba pwede itong pakiusapan na lang? Ayun. Malinaw yung sinabi ni nanay, baka pwede na lang sa pakiusapan na lang. Pwede naman, basta dumakikiusap sa impounding office. Okay, tuloy na po tayo. Nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo, mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!